Hello po nga bossing, ah. Ito nga pala yung Forfate UDX 710. So kakaiba to sa nauna kong video, wala na siya yung dito sa gitna na PCB antenna. Bali apat lang po siya. So kasi sa nauna kong video, sa naunang video ko na Forfate, yun ay ang MediaTek. So iba na po, bali 4 ports yung UDX 710. So ito po siya. So magkabila ang ginawa ko, dalawa sa ano to, sa right side tapos to left side. Okay, yung nauna ko tigatlo sa baba sa una kong video. Meron mga nagsasuggest sa akin na sa likod ko daw ilagay yung SME ports. So possible dito yun. Kung likod, ito nga yung likod. Siguro pwede rin, kaso mas mahirap yata. Kasi pagkatatapyasi ko ito yung medyo tapyasin ko lang itong gilid na to. Pati ito dami ito sa pangalawang casing na to. So sabihin natin kanimbawa MediaTek, sa halos magkadikit yata, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So pwede, mas mahirap lang nga lang kasi yung ginawa kong paraan mas mabilis yung gawa. So medyo risk din kasi either magkamali yata ng konti o mapasobra yung butas. Okay, assemble ko na po ito. Itong Forfate UDX 710. So ito nga pala yung mga PCB antenna. So ito yung antenna number 2. Tapos ito antenna number 3 yata. So antenna number 3. Tapos ito yung antenna number 1. Tapos ito yung antenna number 0. So okay, assemble ko na po. Okay mga bossing, ngayon po itetesting natin ito. So, ito muli yung Forfate na chipset version na UDX710. So, wala pa siyang outdoor antenna na nakasalpak. So, isa-isahin natin yan. 1, 2, 3. So, yung 0 ay diversion. So, ngayon po okay, 1 bar. Mag-speed test na tayo. So, walang outdoor antenna. So, pumapalo siya ng 4. Thank you.
Okay, up next yung input nating outdoor antenna sa 0 to 1. Ito yung 0. Tapos ito yung number 1. So, yan number 1. Then, balik tayo sa dashboard. So, kanina 1 bar, no? So, okay. Speed test na tayo. So, number 1. Nasa 4G tayo ngayon. Okay, naka-set up siya sa port number 1, okay. 0 to 1, okay. Okay, lipat natin yung isang port sa number 2. So, 0 and 2. So, number 2, okay. Sa dashboard, so, 3 bars. Wala nang pinagbago, no? Pero maalay natin sa speed meron. Okay, ulitin ko number 2 na po yan. 0 and 2. Up next yung number 3. Palagay ko yun ang pinakamalakas sa 4G, yung number 3. So, lipat na tayo sa number 3. So, sa number 3, alagay ko siya yung literal na 4G. So, number 3 po yan. Umano siya kanina ng 20 Mbps. Okay, 16. So, up next, mamaya, setup natin sa 5G NSA.
which is smart ang tinetesting natin ngayon. Mahina yung globe or domusin dito sa ating lugar, kaya mas malakas yung smart at dito sim. So yan ang number 3. So mas malakas yung number 3 daw. So lipat na tayo sa 5G. So tanggalin ko muna po ito. So wala siya ulit outdoor antenna. Gamit ko nga pala uli ay Super Galaxy Ultimate. Meron to siyang advanced settings to. Dito yung mga band locking. Okay. Set natin to sa lagay po NSA ito eh. NR5G LTE. Okay. So sa 5G, whoops. Okay, 5G 3 bar. Clear natin itong speed test na 4G. So wala siyang outdoor antenna sa 5G. Pag speed test na tayo. So number 53 or 53 BPS. Pero sa upload, okay, 1.4 by 1.3. Okay, ngayon po yung setup natin yung outdoor antenna. Nasa 5G po tayo ngayon. So, ito yung pagmasdan natin yung dashboard muna. So, 3 bars. Lagay ko eh, mas malakas yung 0 at 1 ng 5G. Okay, full bars, okay. Ito muli yung walang outdoor antenna. So, mag-speed test na tayo. Okay. So malaking tulong talaga kapag mayroong outdoor antenna. So nakikita niyo po ay yung upload mataas din. Zero and 1 po yan. So depende sa location, kanya-kanya mga combination po yan sa mga location spot natin. Okay, lipat na tayo sa number 2. Lipat natin isang ports na to. So, tanggalin natin to.
Okay, 3 bars, naging 4G. Okay, nag-plug natin itong pin number 2. So number 2, wala pinagbago, no? Pero tingnan natin at mag-speedest na tayo sa number 2. So sa number 2, mabilis din siya. So sa upload. Sa upload naman bumaba. So talaga favorite ko yung 0 at number 1. Yun kasi yung mataas yung upload niya. So, ayan. So, ngayon po, ililipat natin siya sa number 3. So, magayon po, lagi pinagbago, no? 3 bars pa rin yung pagtanggal ko. Tapos, plug natin sa number 3. Oh, okay yan. Naging full bar din yung number 3. So, tignan natin kung mabilis din yung number 3 sa 5G. Wow! Pumalo siya ng 200 plus, no? Pero bumagsak siya sa 110. So, paano pa kaya upload? Sa upload, kbps, 1 MB, okay. Bumaba siya ng kbps. So, meaning to say, balikan natin itong pinakamabilis na upload. Ito yung number 1. Ito yung number 2. Tapos, ito yung number 3. So, parang parehos lang, no? Pero palagay ko yung number 3, mas malakas yung 4G niya. Tapos, pagdating sa 5G yung number 3, pumapalo siya ng 200 plus at bumaba siya ng, bumaksak siya sa 110 Mbps. So, okay. Ready to ship na po ito kay boss. Cables, ano ito? Nakalimutan ko na eh, pero... Para cables... Ah, ito ngayon, kay Boss J. Okay, maraming salamat sa tiwala Boss J. Ledesma. Nang galing sa Alo Ginsan Cebu, okay. So sa Lunes ko na po ito i-ship. Okay, maraming salamat po at pala po. Ako muli si Mr. Ramos.
So balikan natin itong speed test na to. So, itong favorite ko muli ay 0 and 1 ng 4 feet. 4 feet na UDX 710. Bye-bye po.